Magandang oras at magandang buhay sa lahat ng ating mga katiats at mga kababayan. Well, atin lilinawin ngayon sa tulong ng ating kapatid na Abinids. Yun ang kanyang YouTube channel. Napakagandang explanation ito para maklaro at makita ang mga ebidensya sa mga taong hindi pa rin naniniwala tungkol sa Marcos Gold. Well, dito sa Bretton Woods na meeting ng United Nations, ito ay nangyari after sa World War II, post-war period, 1945. Ang Bretton Woods Conference na dinaluhan ng United Nations, at dito ay pinahiram ni Marcos ang iba't ibang bansa sa buong mundo na nangangailangan ng tulong para magkaroon ng gold reserve ang kanilang mga bansa para maka-acquire sila ng membership nitong tinatawag na World Trade. Narito ang video para sa karagdagang impormasyon natin sa atin ni kapatid Abinids. Para sa kaalaman ng karamihan, sa desisyong nabuo sa Bretton Woods Conference of 1944 na ginanap sa New Hampshire, USA, na dinaluhan ng 44 countries kasama ang Pilipinas, represented by Carlos P. Romulo, nabuo ang desisyon na US dollar ang magiging official currency ng world market. Sa Bretton Woods Conference, nabuo ang World Bank or International Bank for Reconstruction and Development at IMF. That was after World War II. Wasak ang mga bansa at bagsak ang mga ekonomiya. Paano magkakaahon ang mga bansa at paano nila marirebuild ang kanilang lipunan mula sa pagkawasak dulot ng gera? Yan ang dahilan kung bakit nagkaroon ang Bretton Woods Conference. Ang kanilang napagdesisyonan sa kanilang pulo ay ito. Pakinggang mabuti ng iyong maunawaan at maintindihan. Since US dollar ang official currency ng world market, at upang makapag-participate sa kalakalan ng mga bansa, kailangan nilang ipalit sa US dollar ang kanilang mga ginto at iba pang mga national assets. Sa madaling sabi, yung gold ng isang bansa ay kailangang ipalit sa dolyar. Katanungan, paano magkakaroon ng dolyar ang ibang bansa? Kailangan nilang ipalit ang kanilang gold sa Federal Reserve para magkaroon sila ng pondo in the form of US dollars. Paano naman nila gagawin yan? Ang requirement na Bretton Woods ay kailangang may central bank ang bawat bansa. Ngayon, ang problema ay walang mga gold reserves ang iba't ibang mga bansa kasi pinagnanakaw nila Hitler, Mussolini at Yamashita ang mga kayamanan ng iba't ibang mga bansa. Yung ibang bansa naman ay wala talaga silang mga ginto. Pero si Ferdinand E. Marcos ay may mga ginto kasi matagal na siyang nag-iipon ng mga ginto. Ugali yan ng mga Ilocano kapatid ang mag-impact para sa inaharap. Alam ni Marcos ang value ng gold. Sa madaling salita, marami ng ipon ng ginto si Ferdinand E. Marcos bago pa nagkaroon ng World War II. At bukod dyan, dahil si Ferdinand E. Marcos ay isang guerrilla leader noong World War II, may alam siya tungkol sa kinalalagyan ng mga ginto na ibinaon nila Yamashita. Alright, so tigil muna tayo sandali. So tama si kapatid na Abinids. Ito'y kasi nangyari itong Bretton Woods Conference. Ito'y after World War II, kung saan lugmok ang buong mundo dahil sa giyera. Kailangan ma-rehabilitate ang mga commercial centers, magpatayo ng mga bagong gusali. So dollars ang napagkasunduan, nagagamitin na currency. Kaya nga lang, kung walang gold reserve ang bawat bansa, ay hindi sila maka-avail ng itong dolyar. So paano na yung walang ginto nga? Kaya dito na pumasok si Marcos.
Itong mga ginto ni Marcos, dahil after World War II ito na conference, so pwedeng meron ng halong Yamashita treasure dito. Pero yung ibang mga ginto niya ay mga historical gold na tinitrade niya during 1930s, yung bago pa siya maging attorney. At maraming mga kwento tungkol nga sa Vatican gold na siya yung nag-attorney, kaya meron siyang hati doon na tinatawag na komisyon. Kaya nagkaroon kaagad siya ng maraming ginto. At yan nga, nakita ni Imelda Marcos sa bahay nila sa Baguio City daw, ay aksidente niyang nabuksan yung kwarto na nilalagyan ni FM ng mga gold bars. Sa susunod siguro na video, atin papakita yun ang kwentong yun ni Imelda Marcos. Okay, so balik tayo kay kapatid na Abinides. Nagkakuha siya doon pagkatapos ng World War II. Yan nga, nagkaroon ng Bretton Woods Conference. Para sa kaalaman ng karamihan, si Ferdinand E. Marcos ay isa ng attorney o abogado noong 1939 pa at naging congressman noong 1946 to 1947 sa ilalim ng administrasyong Manuel Rojas. Walang mga ginto ang iba't ibang mga bansa, kaya hindi sila makapagpatayo ng central banks nila. Diyan pumasok si Ferdinand E. Marcos sa gold transaction. Bakit? Dahil may mga ipon si Ferdinand E. Marcos na mga ginto. Pinahiram niya ang iba't ibang mga bansa ng gold reserves para makapagpatayo sila ng central banks nila at makapag-participate sa world market. Dahil diyan, malaki ang utang na loob ng mga bansa kay Marcos na pinahiram niya ng mga ginto. Take note mga kapatid, hindi pa presidente si Ferdinand E. Marcos niya. Ayan, at katunayan yan ay sabi nga ni W. Bush 10 years ago yata after sumabog yung pinasabog yung Twin Towers sa New York, yung World Trade Center, na kung saan mayroon din palang mga ginto na nakadeposito doon si FM at pinagnanakaw yung mga ginto na naroon sa World Trade Center. Sabi ni US President Bush, nang tanungin siya kung anong bansa ang pinakamayaman, ang sagot niya ay hindi Amerika. Sagot niya ay the Philippines. Eh, magjo-joke ba yung presidente, di ba? Hindi naman yun magjo-joke. At bakit Philippines, third world nga tayo eh. Bakit hindi Germany, bakit hindi Israel ang binanggit ni W. Bush? Yun nga ay dahil sa maraming utang. Siguro kahit Amerika ay may utang pa rin kay Marcos eh, in terms of gold. Kaya pala nagkalat sa 170 banks all over the world ang account ni Marcos. Ito dahil sa pinautang pala yan sa mga central bank ng bawat bansa na nangangailangan ng gold bars para makasali sila sa world trade ng dolyar. Kaya grabe no, parang fairy tale ang kwento. Pero ito daw ay napakahirap daw ito na sa ngayon malaki na ang interest ng mga account na ito, pero mahirap daw itong sabihin natin na mahirap ma-withdraw lahat, makuha lahat yan ni Wonderboy, si BBM. Mahirapan sila dahil nga ay patay na yung kanilang ama at ang paraan dyan sa paglipat sa kanyang pangalan ay napakahirap. Kaya atin na lang antay-antayin ang tamang panahon na paglabas ng kayamanan na ito. Pero sa tingin ko, marami kasing pumapasok ngayon na na negosyo sa Pilipinas at marami ang nagpahiram sa atin ng pera, lalo ng World Bank, laging nagpahiram yan. So palagay ko ay nilalagay lang yan sa mga parang mga pahiram na paraan. Pero baka yan na yung mga interest ng mga nakadepositong ginto ni Marcos sa World Bank at sa iba't ibang parte ng mundo. Okay, so balik tayo kay kapatid Abinides at tinatapusin itong video. Sa madaling salita mga kapatid, tinulungan ni Marcos
na makakomply ang mga bansa sa requirements ng World Bank. Pero, in return, ano naman ang pakinabang ni Marcos mula sa kanila? Natural, hindi naman pwedeng walang pakikinabangin si Marcos sa kanila. Kaya, ang usapan, papahiramin sila ng ginto para magkaroon sila ng gold reserves. Pero, ang kapalit nito ay babayaran nila si Marcos ng tubo mula sa kanyang mga ginto ayon sa base rate ng US dollar per ounce. Noong taong iyon, $35 ang base rate. Remember kapatid, ang isang toneladang ginto ay katumbas ng 35,000 ounce. Ibig sabihin, kung pinahiran sila ni Marcos ng isang toneladang ginto, $35 times 35,000 ounces. Yan ang bayad nila kay Marcos. That was the base rate na sinet up ng Bretton Woods na value ng per ounce ng gold. So ibig sabihin, sa isang buwan, kumita ang ginto ni Marcos ng one time ng halagang $1.2 million noong taon na yun. Ipaano kung hindi lang isang metric ton ang ipinahiram niya? Paano kung 100 metric tons? Paano kung 500 metric tons? Paano kung 3,500 metric tons ang pinahiram niya? Take note mga kapatid, isang bansa pa lang yan kapatid. I-178 countries lahat ang pinahiram ni Marcos ng kanyang mga ginto. Patay na siya. Pero, makikinabang pa rin ang sabayan ng Pilipino. Dahil, noong kinonsolidate ni Marcos ang lahat ng mga gold assets na yan sa iisang trust account o trust fund, itineklara niya sa dokumento nito na ang tagapagmana ay ang People of the Philippine Islands. Wow! Napakagandang ano, no? Napakagandang ending ng kwento dahil sa People of the Philippines ang nagmamay-ari na ng lahat. Consolidated account pala yun. Nung malapit nang mamatay siya, naging alo na, ay binago niya yung papeles. Bali, consolidated, iisa na lang. Iisang account na lang. At ang pangalan ng account ay, ang beneficiary ay People of the Philippines. Meron pang isa pang account dyan eh, na kasama ang People of the World. Yung the humanity. Kaya sabi nga ni Imelda ay hindi lang Pilipinas ang matulungan ng mga gintong ito kundi ang buong mundo. Dahil sa kahit nga pag ipon-iponin ang ginto ng buong mundo, halimbawa Amerika ay 1,000 metric tons lang, Germany 6,000, China 3,000, kahit pag ipon-iponin yan ay hindi yan aabot ng 400,000 metric tons of gold. Yun lang ang ginto natin sa ating central bank. 400,000 metric tons. Hindi pa kasama yung nasa 170 banks all over the world na ikinalat. Kaya all in all, sabi ni Karen Hudis, ang dating attorney ng World Bank sa panahon ni Marcos, all in all, ang gold bars ni Marcos ay 1 million tons. Nakakalula, no? Parang hindi tayo maniwala. Pero kapag tingnan natin ng mga ebidensya, ay talagang aabot sa ganyan. Kaya, kung totoong pinagpala ng Diyos ang Pilipinas, napakaswerte natin. Hintay nang hintay lang tayo kasi yung iba, sabi ka agad na nasaan na yung gold, bakit hindi pamimigay? Inagumpisa na nga tayo eh. Maganda na ang takbo ng Pilipinas ngayon. Nagumpisa na tayo sa pagbangon. At ang lahat ng yan, sabi ni Apolacay, ay kailangan gagastusin sa edukasyon, sa science, sa agham, teknolohiya at sa infrastructure sa pag-unlad ng bansa at sa pagtulong sa buong sambayan ng Pilipinas. Pero hindi natin alam kung paano ipamahagi yan, kung bawat tao o bawat bahay ay meron in the future kapag makuha na yan ni Wonder Boy ang mga account ng mga gintong yan. Ako'y magpaalam na, maraming salamat kay Kapatid Abinids sa kanyang video
subscribe nyo rin ang kanyang channel, ang ating kapatid Abinitz. Hanggang sa muli, ako'y magpaalam na maraming salamat. God bless the Philippines!